Today, I will discuss about design for reinforced concrete column. First, let us know the different types of columns. So now we have this plain concrete pedestal. So makukonsider nyo siyang pedestal kapag yung height ng column nyo is at yung maximum height nyo is 3 times lang nung dimension nung cross-section niya. Let's say, this is B and D. So, yung kung alin dun yung least dimension niya, let's say, D is less than B. So, yung height niya, kadalasan, 3 times lang nung least dimension niya. So, dito, kay plain concrete pedestal, no need na siyang lagyan ng reinforcement. Ano, ang nagki-carry alone is si, ano lang, si concrete. Kasi yung short column natin, ang nire-resist lang niya is purely compressive stress. So, pagdating kasi nung intermediate column and long columns, so, may nangyayaring buckling na doon. So, hindi na siya uniform na compression lang yung nararanasan niya. So, pwedeng magkaroon na doon ng tension sa isang side. So, doon na papasok yung kailangan na si steel reinforcement. So, andito na yung tatlo pang different types of column na may iba't ibang type of reinforcement. So, unahin natin si tied column. So, kinoconsider siyang tied column. So, since ang transverse reinforcement niya is ties. So, kung mapapansin nyo, di ba, yung parang kumbaga sa beam natin is this is stirrups. Pero kapag sa column na, this is lateral ties. So, pwedeng rectangular column to or square column. So, pagdating naman sa spiral column, circular yung shape ng column natin. And then, kaya tinawag siyang spiral since yung reinforcement niya is naka-spiral. Ano? Parang spring na nakapalibot dun sa longitudinal bars natin. And then, we have the composite column. So, bakit siya tinawag na composite column? So, kasi pera dun sa reinforcement niyang mga bakal, meron pa siyang, let's say, wide flange sa loob. May, kumbaga may structural steel din siya sa loob na tumutulong sa kanya para mag-carry ng loads. So, dito sa discussion natin, uunahin ko yung computation for the analysis and design of tied columns. So, meron tayong tinatawag na axial load capacity of columns. So, nabanggit ko na rin to, yung axial load, meaning yung load na ina-apply mo is nag-a-act dun sa centroid niya. So, therefore, uniform yung inaano niyang stress dun sa section natin. So, unahin natin si tied column. So, ito yung axial load capacity ni tied column. So, kung mapapansin nyo dito, ito, this is also the carrying capacity ni concrete, di ba? Yung 0.85 F' si natin and then yung area ng concrete. So, dito, yung area ng concrete, binawasan pa ng area ng steel. Kasi, let's say, ito yung cross-section niya. So, yan. So, ibig sabihin yung capacity ng concrete, nabawasan nga ng area ng bakal. Pero, dadagdagan din naman natin siya ng capacity ng bakal, which is FYAST. So, dito, hindi na kayo magdi-determine ng value ng FS. Dito, automatic FY yung ginagamit natin. Ina-assume natin na mag-yield si steel. So, may dalawang modification factor pa dito. So, itong si 0.8 modification factor daw to para maging mas safe yung ano yung member natin kasi kung titingnan natin yung actual load capacity niya, nireduce niya by 20%. So, tinames niya ng 0.8 since daw hindi naman in actual daw, yung ina-assume nating actual load is hindi naman talaga nangyayari na buong-buong nag-a-act siya sa centroid. So,
Ayun, kaya may times 0.8 tayo. And then, may another pang modification factor na phi, wherein, ang value niya is 0.65. Since, di ba, compression, kung titingnan, parang compression controlled siya, ano. Pero, kahit na nag-yield yung bakal. Kasi, ang pinaka-main concern naman natin dito is, ang pinaka-main na nagsusupport or main primary na nagsusupport ng load is si concrete. Secondary lang tong si steel kapag column. So, dito, meron tayong limits of reinforcement according sa NSCP. Yung amount ng bakal natin in terms ng area ng concrete natin, dapat daw siya ay greater than 1% ng gross section ng concrete ng column natin, and then but it should be less than 8% ng gross section. Kasi dito yun nga, sabi ko nga ang main primary na nagkikerry ng load is si concrete. So ayan, nililimit lang niya yung sa steel reinforcement. So we have the minimum number of longitudinal bars. So pag sinabing longitudinal bars, ito yung main bars natin na sumusuporta. So let's say ito yung column natin. So ang dito na lang yung main bars natin is ito, 'di ba? So ito naman yung transverse reinforcement. Yan. So ang minimum daw nun is 4 na bars. So bakit? Para evenly distributed din, 'di ba? Kasi kung rectangular ties or square, so kada kanto dapat meron. And then within rectangular or circular ties nga. Tapos 3 bars within triangular ties. So meron din dito ang provided sa NSCP na sizes and spacing of main bars and ties. So ito yung nagdi-determine kung paano yung magiging spacing natin, ano. So sabi dito, clear distance between longitudinal bars shall not shall be not less than 1.5 times the diameter of the bar or the longitudinal bar natin, nor 40 mm. So ibig sabihin kapag ito, sabihin na, 'di ba, pag clear distance dito sa labas ang sukat. So dapat hindi daw to mag less than 1.5 times the diameter ng bar. So ang diameter ng bar dito is yung main bar natin, ano, pag DT, ito yung diameter ng ties or the stirrups or lateral ties. Tapos or 40 mm. Yan. So pagdating dun sa second condition, sabi dito, use 10 mm diameter ties for 32 mm bars or smaller. So, kapag yung main bars mo is 32 mm or pababa, ang gagamitin mo daw ties is 10 mm. Kapag naman daw yung bar size mo is nag-36 na, 42, 58, yung lateral ties mo is 12 mm na. So, yung vertical spacing of ties shall not exceed. So, ano ba yung ibig sabihin dito ng vertical spacing? So, pag tiningnan natin siya dito, ito yung vertical spacing natin. Ayan. Sabi dito, shall not exceed the following values. So, sabi yung 16 times the diameter ng bar, and then 48 times tie diameter, or 48 DT. Tapos, least dimension of the column. So, kung alin yung mas mababa. So, let's say rectangular, B, D. Kung alin yung mas mababa. Ties shall be arranged such that every corner and alternate longitudinal bar shall have lateral support provided by the corner of the tie with an included angle of not more than 135 degrees. And no bar shall be farther than 150 mm clear on each side along the tie from such a laterally supported bar.
Yan, so where longitudinal bars are located around the perimeter of a circle, a complete circular ties is allowed. Iba pa yung circular ties ano sa spiral. Pag spiral kasi, mapapansin nyo, ito tuloy-tuloy yung reinforcement mo. Kumbaga parang binend mo to eh, ang hirap, kung sa actual, ang hirap i-produce nitong spiral na to. So, yung circular ties, ano siya, putol-putol na. Parang ganito, ginawa mo lang circle, circle. Yun, circular ties, yun. Ito, ang kinaibahan niya, spiral, tuloy-tuloy ito. Yan. So, let's have the sample problem. Design a squared tied column that is to support an axial dead load of 575 kilonewton and an axial live load of 770 kilonewton. Assume F prime C equals 27.6 megapascal and Fy equals 414 megapascal. Use 28 mm main bars and 10 mm ties. So, dito mo given yung i-carry nating loads, tas i-design natin. So, dito wala pa siyang binigay na ratio. Ano? Kasi, ang ano dito, ang magiging solution natin, di ba, alamin natin yung PU, yung ultimate load na i-carry niya. So, 1.2 dead load plus 1.6 live load. So, yun yung load combination natin para sa factored loads. Tapos, mag-a-assume tayo dito ng value ni AST in terms ni AG. So, normally, dapat sa exam naman, ang ibibigay ko, mag-a-assume na kayo ng percentage ni steel in terms ni concrete. So, di ba dito kasi sa code, kayong bahala as a designer kung ilan yung magiging ratio nyo. So, in between lang ng values nito. So, ngayon, ang i-assume natin, AST is equal to 0.02 AG. So, as take note, as a designer, kayo na yung bahala mag-assume nito. Pero sa practical exam, sa assessment, ako na yung magbibigay nung nito. So, dito, substitute lang tayo ng given values. Ano? Ito yung formula natin. So, i-substitute natin in terms natin ng Newton ito. So, since itong right side is, ang magiging sagot is in terms ng Newton din. So, dito, pinalitan natin yung phi, 0.65, 0.8, and then F prime C, AG. So, in terms natin ng AG, ayan. O, di kuha na natin si concrete. So, para maging uniform yung sagot natin, ang pinakaunang kukunin natin yung area ng concrete. Ano, saka na si area ng steel. So, bakit? Kasi, dito, di ba, sinabi dun sa problem na squared tied column. Ibig sabihin, ang area niya, edi b squared. So, ano ba yung magiging size niya? So, 343.8. Pero, ira-round off na natin to. Round up, ano? Para mas safe. So, 345. So, ngayon, dito na tayo magbabase ng actual amount ng steel sa i-design nating size. Ano? So, nag-a-adjust pa siya. Ano? Base dun sa area ng concrete. So, ngayon pa lang natin makukuha yung actual area ng steel na gagamitin natin base dun sa sagot natin na 345. So, that is 2380.5. So, kung aalamin natin yung number of bars, diba, meron na tayong column na ang sukat ay 345 by 345. So, alamin naman natin yung number of main bars natin. So, para malaman yon yung kabuang area na to, divide lang natin by an area of a bar na pi over 4 times 28 squared. That is equal to 3.87 bars. So, ayan. Edi 4 bars. Ibig sabihin,
Ayan, di ganito lang yung bar arrangement natin. So, alamin naman natin yung maximum spacing of ties. So, ang concern naman natin is yung transverse reinforcement natin. Ano? So, let's say, yan, yan. Tapos, yung pang enclose natin dyan. Ano? So, ano ba yung maximum spacing niya? Sabi, yung letter A, 16 times nung diameter ng bar. So, 16 times 28 is 448. And, 48 times daw nung tie diameter na 10 mm. So, given na to sa problem yung 10 mm, diba? So, that is 480 mm. And then, the least dimension of the column is 345. So, kung alin dito yung smallest value, yan yung mag-govern. Therefore, yung maximum spacing ng ties natin is 345 mm. So, ganun lang yung sa design ng tied columns natin. So, on my next video, I will discuss about spiral column. Thank you.